Magandang araw po sa lahat ng mga spellcasters natin sa buong mundo. At nandito naman po ulit tayo sa Spellcasting with Master Neo, na kung saan ay pinagsama natin ang siyensya at ang mayka upang may sakatuparan ng inyong mga pangarap sa buhay, mapatungkol man ito sa inyong love life o sa inyong career. Okay, so today meron naman po ulit tayong ituturo na panibago na naman pong spell. Ito po ay ang spell na para po tumawag ng hangin. Okay, so sa ngayon na medyo mainit na sa ibang parte ng mundo, kagaya po sa Japan, siguro sa US, ay mainit na rin po since June and July, ay yan po ang kainitan. Sa Pinas naman po ay lagi pong mainit. Okay, so ngayon po, yan po ang spell na gagawin po natin for today. Okay, kung sakali kayo ay nasa park, at walang hangin, ano? Na usually yung kabataan ko noon eh, pagka walang hangin ay pag tumatawag ako ng hangin, sumisipol ba yung mga magagaling sa ganyan, ano? Yan po yung pina-practice nyo po. So usually yung ganun pong sistema ng pagtawag po ng ano nung kabataan natin ay yung sistema ng pagtawag ng hangin, yung ganun ba ay pagka-cast na rin po ng spell yon. Kumbaga manifestation at law of attraction na yon na para po dumating o pumunta po sa atin ng hangin. Bakit nga ba natin kailangan hangin? Halimbawa po naiinitan nga po pala tayo kung sakaling nasa labas tayo ng beranda. Ayan, kung kaya nasa school, sa loob ng jeep yan. Kumbaga, halimbawa, kadalasan ganyan ginagawa ko pag nasa loob ng jeep, nakasakay ka, tapos napakainit. At yung mga katabi mo na mga nakataas ang kamay, yan. So medyo yung pagpasok ng ventilation ba na sa loob ng jeep ay hindi po ganun kalakas. So kung gusto nyo po, ay tawag po kayo ng hangin. Nung mga time ko pong yun, kabataan, ay yung papito, yung nga po. Yan, yung ganyan. So ganyan po ang tatawagin po natin ay ang hangin. So para kung siguro master na mag-spell hangin, ano? Yan po, ito pong pagtawag po ng hangin ay isa din po itong pamamaraan upang malaman nyo din po kung tumatalab po ang inyong spell. O by nature ay meron po kayong spell casting na kumbaga power. Kumbaga, subukan nyo po ito para po kumbaga kung anong kalakasan, kung lakas o kung paano yung duration ba, nung paano pa maging epektibo agad ang inyong spell. So pwede nyo pong gamitin ito sa pagcast po niyan upang malaman nyo nga po kung gano'ng kalakas ang inyong spell casting power. Okay, so itong araw po ngayon ay again, gagamit po ulit tayo ng Latin word o Latin prayer. At dahil ito pong video pong ito ay ang tinatawag natin na spell na bulong part 5. At bago ko po ibigay ang buong detalye ng spell na ito, ay panoorin niyo po muna ito. Lahat ng bagay sa mundo ay hindi aksidente. Ang pagsikat at paglubog ng araw, ang mga kalamidad at kamatayan, ang paghihirap at pag-unlad. Marahil kayo ay nagtatanong, ano nga ba ang hiwaga ng mundo? Ano nga ba ang tao at ang koneksyon nito sa mga planeta? Lahat ng bagay ay nakasulat na, bago ka pa ipanganak at bago ka pa mamatay. Halina't alamin kay Master Neo ang lahat ng ito, dahil everything are already written in the stars. Okay, dahil everything are already written in the stars, ang lahat po o buong detalye po ng spell pong ito ay ilalagay ko po sa description box below. So yung Latin prayer po ay ilalagay ko po doon, ano? So paki-check na lamang po. At doon po pala sa mga mahilig po sa mga Latin words o Latin prayers o Latin spell ay paki-visit na lamang po ang ating bulong na playlist. Yan pong bulong na playlist ay ilalagay ko po dito sa diyan po, sa taas po ng ating screen, ang suggested card po ay pakiclick na lamang po yung suggested card at mapupunta na po kayo sa playlist po ng ating mga Latin prayers o ang bulong. Yan po. Okay, so after po nyan, okay, so kung na-click nyo na, napunta kayo sa kabilang playlist, ano? Anyway, so balik uli ko yan dito kung sakaling ma-click nyo yan. Okay, so ngayon, ang ating po palang araw ng pagganap ay wala po. Actually, kung halimbawa nasa labas po kayo, namamahinga yung day off nyo, wala kayong pasok, ano? So punta kayo sa park, o kung kaya punta kayo sa tabing dagat, kung meron man sa inyong malapit sa dagat, sa labas ng apartment, sa biranda, yan. Pwede pong umaga, tanghali, gabi, pwede nyo pong practicing ang spell na ito. So maganda din nga po ito, pang, kumbaga para malaman nyo kung gaano kalakas ang inyong spell casting power. So ganyan po, no? So pag nailista nyo na po ito, pwedeng kabisado, pwede ding lista. Bahala na po kayo, basta as long as banggitin nyo po ang mga katagang yan. Okay, so let's say nasa labas kayong biranda at gusto nyo magtawag ng hangin, ay
Mag-inhale, mag-exhale. Konting meditation lamang po. Inhale, exhale. Ayan. So, mag-tap po tayo sa ating spiritual side of nature. So, kailangan, kumbaga, wala muna tayo dito sa mundong ibabaw. So, medyo mag-meditate ng konti. I-clear ang mind. Inhale, exhale. Mga 3 minutes, 3 to 5 minutes. Ano? Mas maganda. Inhale at exhale at banggitin ang mga Latin words na sasabihin ko po sa inyo ngayon. Okay, so nakahanda na ang inyong ballpen at papel. Eto na po. Venire, ventus, venire, sinere, solus, sentire, relaxare, venire, nunc, ninunc, venire, venire, venire. Uulitin ko po, makasabihin nyo. Para, kahit naman po hindi nyo po makuha exactly po yung, kumbaga, yung pinaka-tono or something, ano, basta makikita nyo po sa description box ang buong detalye nun. So, naka-lettering po yun. Ano. So, nandun po yung buong words. Bahala na po kayo kung pwede nyo pong gayahin ang aking words. Pero usually po, ganun po kasi ang pagdigkas po nun. Okay. So, dun po sa mga perfectionist ay gawin nyo po yung aking paano po pagdigkas. Okay. Ito po. Venire, ventus, venire, sinere, solus, sentire, relaxare, venire, ninunc, ninunc, venire, 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 venire. So, apat po na venire po yan. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating spell. So, tapos na po yun. Ano? So, after po nun, master, paano po? Mga ilang minuto? Okay, magantay ng mga 2 minutes, 3 minutes. Pag wala pa, ay ulitin po uli. At pag wala pa uli, mga 2, twice, thrice, ay ibig sabihin po niyan ay hindi po pa kayo concentrated. So, mag-relax po muna, umalis muna again sa park o sa kung saan man kayong lupalop na kapapahinga at nagtatawag kayo ng hangin, ay magpahinga po muna, i-relax po muna ang inyong sarili. Huwag niyo masyado isipin na hindi nag-work, hindi nag-work, hindi nag-work. Baka lalong hindi po mag-work. So, dito po sa spiritual side of nature, ay wala po kayong gagastusin. Ang gagawin niyo lamang po is to believe. Yung manifestation at yung law of attraction niyo po ay ang kailangan po nating gamitin. So, wala pong pera ito. So, wala namang mawawala sa inyo. So, wag po kayong mag-alala na, ah, hindi nag-work. Ulitin po uli, balik uli kayo sa park, kung saan man kayong lupalop, o kung kaya sa bench, o kung saan sa nag-aantay kayo ng bus, o kung kaya nasa loob ng jeep, tanggalin nyo muna yung mga nasa paligid nyo, kumbaga, erase nyo muna. Inhale, exhale, kunyari talaga nandun lamang po kayo sa inyong mundo at banggitin po uli ang mga katagang Latin words na yan. So kapag po nag-work yan, ay baka bigla pong tumindig ang inyong balahibo. Ibig sabihin po niyan, ay lumalakas na po ang inyong spellcasting power. So napakaganda po niyan. So ito pong pagtawag po ng hangin ay practice po para po sa mga iba pa pong spell na gagawin niyo pa po. So napakaganda din po itong kumbaga pagpa-practice para po nga lumakas ang inyong spell casting power. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating spell casting for today. Kung meron po kayong mga comments and suggestions, ay pakilagay na lamang po sa ating comment section. At bago po tayo magkapaalaman o magbabayan, ay pakishare na lamang po ang ating video sa ating mga social media account, kagaya po ng Twitter, Facebook, Messenger, kung saan man meron kayong ano, kung nasa Hong Kong, parang iba din ata yung ginagamit yun dyan, ano, sa Gmail o kung kaya sa Yahoo, yan, pakishare na lamang po. Okay, so ito po si Master Neo, ang yung Master Astrologer, Numerologist at Spellcaster, na nagsasabing everything are already written in the stars. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.